PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, beauty in you. Nag-iinit na usapan, matigabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talak series sa telebisyon. Face to face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile lang tayo always mga sawsawera at sawsawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Ryan, ready na rin ba? Hot and ready na sila ate, kayo Hans? Ay, syempre Chan, sasabay kami! Sawsawa na! Eh, saan ba tayo? Ay, face to face na! Mabuti kayong kalagayan kahit nasaan man kayong bahagi ng mundo. Good day everyone! Samahan nyo lang kami sa pagtalakay ng isa na namang isyong may kinalaman sa relasyon. Ako, ito ang mga gusto ng ating mga sawsawero at sawsawere. Dahil si kumpare, sumama kay kumare! Sumakabilang bahay! Pero teka muna, bago ang mainit na talakayan na yan, bigyan muna natin ng daan ang ilan sa mga komento ng ating mga online sawsawero. Ito po, galing kay Joseph Roda Las Prilia. Araw-araw ko pong pinapanood ang F2F. Ang galing talaga at ang ganda ng show na ito. Hindi po ito kayang tumbasa ng anumang TV station. Ako, salamat. Kakaiba po talaga ang F2F sa TV5. Ang daming aral na napupulot dito. Ang galing, kahit na nasa Sweden na ako, lagi ko pa rin siyang pinapanood. Uy, salamat po. God bless and more power to your show. Thank you sa mga kapatid natin at mga kababayan nating nandyan po sa Sweden. At ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang ami na hindi magsasawang magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito rin ang handang-handang makipag C2C sa mga sawsawera sa buong mundo. Walang iba, kundi ang L2L. Bakit? Luwag na luwag sa buhay ngayon na si Hans Mortel. Ay naku, gusto ko talaga na ako ay nakaka-L2L. Ayoko ng G na G. Ano ang G na G? Gipit na kunega yon. Dapat positive. Pareho nitong tatlong taong susunod nating makikilala. Aba, napaka-positibo po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating namang Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre, ang ating spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Ang ating trio tagapayo. Naku, tiyang, balita ko, may ilang taong G na G, as in gulong-gulo sa kanilang problema. Dahil daw nagkapalit-palit yata ng kapareha? Abay, hindi lang G na G na gulong-gulo, kundi galit na galit. Huh? Kaya raw nalaman ni Mrs. dahil nahuli si kumpare ng isa pa nilang kumare habang nakahiga sa kandungan ni kumare. Oh no, oh why naman pre? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Magkumare, nagkalabuan, nagkasuguran, nagkasabunutan. Sa galit ko, sinugod ko siya. Kaya lang ayaw niya lumabas po. Ayaw ko na siyang makita. Mas matino akong babae sa kanya. Kung matino siya, hindi niya pinapabayaan yung pamilya niya rin. Paglalaban ko si Rodel, hindi ko ibabalik sa kanya. Hindi mo inisip na magkumare tayo. Nako! Madugong usapan ito dito lang sa Face to Face!
Nakita raw niyang nakahiga sa hita ng isang babae ang kinakasama ng kumare niya. Alamin nga natin kung paano at saan niya ito nakita at kung bakit niya naikwento kay kumare. Narito po, si Edna La Corte. Pasok! Ate Edna, kayo po ay kumare nino? Lizelle po. Lizelle. Itong Lizelle ang siyang may kinakasama? Opo. Ano pong pangalan ng kanyang kinakasama? Rodel po. Rodel. Matagal na sila? Matagal na po. Oh. So itong si Rodel, diretso ang tanong, ate, ano ang nakita mo? Nakita ko po nga nakahiga siya sa hita ni ng isa naming kumare. Sino yung isang kumare na yon? Nida po. Nida? Nida. So saan mo nakita? Doon sa bahay po ni Nida. Dun. Kasi po, yung bahay ni Nida, daanan po yan papuntang Palengke. Oo. Dumaan ako doon, nakita ko si Paring Rodel doon sa loob ng bahay ni Marinda. Oh, kinausap mo ba si Rodel? Hindi pa po, kasi akala ko, wala lang yun. Kasi na doon lang naman nakaupo sa may sala. Baka lang nag-i-standby lang. Oo. Opo, hindi ko po yung binigyan, hindi mo binigyan ng kahulugan. Opo. Okay. Opo, nung naulit-ulit yun? Opo. Iba na po yung nakita ko, nakahiga na po siya sa may hita ni Maring Nida. Ah. Opo. So, nakita mo? Nakita ka ba ni Rodel na nakita mo siya? O, nakita ko siya. Nakita din nila ako kasi... Hindi mo sinita, hindi mo sinabihan. Hindi na po. Hindi na po. Kasi bakit? Dire-diretso na ako kasi maggagabi na po, mamamalingki na ako. Kaya, pagdating ko nung gabi... Anong ginawa mo? Nag-isip po muna ako kung sasabihin ko kay Maring Lizelle dahil... Ano yan eh? Gulo yan eh. Gulo talaga? Opo. So, anong naging konklusyon? Kasi kung hindi ko po sasabihin, magpatuloy yung ganun kung... Ganun ngang... Okay. So anong dahilan mo, Ate Edna, bakit kailangan mong sabihin kay Lizelle? Gusto ko pong sabihin sa kanya dahil siya nang naghanap buhay. Siyang nagbuhay ng tatlo niyang anak. Oh. Si Paring Rodel, bihira lang magkatrabaho. Oh. Siyang nagpapakain. Ngayon, lulukuhin pa siya. So ano po ang naging reaksyon ni Lizelle matapos niyong sabihin na yung kanyang kinakasamang si Rodel ay nakikihiga doon sa hita ng isa pa ninyong kumare? Inulit-ulit po niyang tanong sa akin yun. Kung totoo bang nakita ko? Sabi ko, Marge, hindi ako magagawa ng kwento kung hindi ko so hindi nakikita. Siya agad naniwala? Opo. O bukod dun sa insidente na yun, may nakita pa kayong ibang mga kababalaghan? Eh, wala na po. Wala na po kasi nung kinagabihan na po, umaga yun, sinabi ko kay Maring Lizelle, nagtinda muna siya. Ngayon pag-uwi niya kinagabihan, doon na niya kinumpronta si Paring Rodel. Anong nangyari? Doon, nagkagulo na sila. Nag-away na. Nag-away na sila. Tapos ano na? Hindi ho ba kayo na konsensya? Baka, imbis na nakatulong po kayo, baka nakagulo kayo. Pero inamin naman po ni Paring Rodel nga. Inamin niya na ano? Na ganun nga, sila na rin. Oy! So, hindi lang pala kumakandong! Oo! So, bakit nga ba siya nakahiga sa hita ng kumare niya? Ano ba ang masasabi mo rito? Abay, umami na pala daw. Tanungin nga natin kung talagang anong meron? Paring Rodel Fajardo, pasok! Kuya Rodel, nakita ka ni Ate Edna na nandun kaila kumaring Nida. Bakit ka nandun? Nag-ano po kami, nag-uusap po kami sa mga pinag-aanoan namin, na plano namin. Plano ninyo? Saan? Doon po sa na gusto ko na nga pong hiwalay yung asawa ko. Oh my God! So meron kayong relasyon ni Kumaring Nida? Meron po. Kumpirmado? Opo. Gano'n na kayo katagal? Mag-aapat na buwan na po. May hanap buhay ka ngayon, Kuya Rodel? Meron po, pa-extra-extra po sa construction. Bakit anong dahilan? Bakit gusto mo nang iwan si Ate Lizelle? Kasi ma'am, masyado na po ang asawa ko. Halos pag umuwi po ako ng trabaho, galing sa trabaho. Pagdating ko po, hindi ko po siya inaabutan. Yung mga anak ko lang po abutan ko. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Gusto kong malaman, nung kinumpronta ka ni Lizelle, sinaktan mo siya o hindi? Sinaktan ko po, syempre. Alam mo, bakit naman ganon, Kuya Rodel? Ikaw na ang may babae, ikaw na ang may planong makipaghiwalay, ikaw pa ang nanakit. Siyempre, ma'am, gusto ko pong ipamukha sa kanya na ayoko na talaga sa kanya. Ha? Gusto ko pong ipamukha sa kanya na ayoko na talaga sa kanya. Oh! Eh bakit hindi nyo nalang sabihin ng diretso? Eh kasi nga po, ma'am, parang ano eh, masyado akong dinadaon sa mga ginagawa niya sa akin eh. Siya yung naghahanap buhay, hindi ba?
Opo, ma'am. Nagkaroon din naman ako. Oo. Pero sa ngayon kasi, nung kayo'y magkasama, siya ang nagtatrabaho. Opo, ma'am. So ano po ang hindi nyo nagustuhan na ginawa ni Lizelle para maitulak po kayo palayo at mapunta sa kandungan ni Kumaring Nida? Yun po, ma'am. Yung hindi niya ako naasikaso nung naghahanap buhay po ako. Wala po siya. Pagpagod ako, wala man lang nag-ano sa akin. Uy, bakit hindi mo nalang sabihin at kumprontahin, makipag-iwalay ka ng maayos, kesa sasaktan mo? Yun nga po, ma'am, naaktuan niya nga. Paano ka nang pingin nga? Laging nasa trabaho yun, laging nagtitinda ng isda. Paano ka lalambingin doon? Yun ang naghahanap buhay sa'yo. Ayoko nang makapag-ano sa kanya eh. Pero diretso ang tanong, Kuya Rodel, isang dahilan daw kung bakit ayaw mo na kay Ate Lizelle ay dahil ikaw ang naghuhugas ng plato sa bahay. Opo, yun nga po. Yun nga po, yung trabaho ng babae po, ako na nga po gumagawa para lang... Akala nga, wala ka naman trabaho eh. Yun po, Kuya Rodel, sandali lang. Kuya Rodel, sa hirap ng buhay ngayon, dapat tulungan. Si Lizelle ang nagtatrabaho, naglalako ng isda. Di ibig sabihin, kapag ikaw ang naiwan sa bahay kasama ang mga bata, responsibilidad mong alagaan ang mga bata at asikasuhin at ayusin ang bahay. Dahil wala kang trabaho. Tumutulong naman po ako sa kanya, ma'am. Nag-ano na po, part-time po ang ano. Minsan, tinatawag po ako ng mga kapitbahay namin, gumagawa po ako ng electric fan. Dapat lang, kuya. Kasi ikaw yung lalaki, Masama ba yung maghugas ka ng plato? Tom Cruise ka ba ako naman si Tom Cruise, ah? Trabaho pre, hindi si Mare. Kasi si Mare, yun ang babae dapat nasa bahay. Ikaw dapat ang magtitinda. Hindi, nandun na nga tayo eh. Sa hirap ng buhay ngayon, pwede naman parehong nagtatrabaho ang babae at nagtatrabaho ang lalaki. Equal na. Pagdating sa bahay, hindi rin namang pagod na si Mrs. Siya lang ang lahat. Equal din. Kung nandyan lang naman yung lilinisin, kaya mong abutin, tumulong. Hindi naman nakakalalaki yun. Anong masama dun? Wala naman po. Nabatugan na kasi yan, ma'am. So kaya bakit yun ang nirireklamo mo? Kaya mo gustong hiwalayan si Lizelle? Gusto niya na sa bahay. Tapos sinaktan mo pa? Nang bababae pa, hindi lang naawa sa anak niya. Hindi naman daw siya makakapayag na niloko ang kapatid niya at sinaktan pa nga ni Rodel. Kaya gustong gusto raw niyang makaharap o magkaharap na sila ni Bayaw. Narito po si Diosdado Mesa. Pasok! Sandali lang, Rodel! Araw ka pa sa akin. Kuya Diosdado! Ang kapatid mo. Ilang buwan ang pagkakaalam mong relasyon ni Rodel at ni Nida? Bali, dalawang buwan lang. Bakit dalawang buwan? Ayun lang ang narinig ko sa kumari niya eh. Eh bakit ang sabi niya, apat na buwan na daw sila ni Nida? Tama, sobra panluloko mo sa kapatid ko. Samantala na muna, sabi mo, mahal na mahal mo kapatid ko. Halos magsumiksik ka pa sa palda niya. Nadamay na ang kuya ni Lizelle. Bakit nga ba tila iba na ang nararamdaman ni Rodel kay Lizelle? Abay, may gana pang sabihin si Kuya Rodel na may problema kay Lizelle at hindi naglalambing. Pakatutukan nyo ang lahat ng mga sagot sa katanungan na yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Ang tanong ko, yung 50, kasya sa'yo sa buong maghapon? Hindi po. Oo. So, isa ka lang, di ba? Isa ka lang. Sa kinakasama ko po sa ngayon. Ayos ka, Tol! Bibigay mo yung pera sa kinakasama mo ngayon, pero yung mga anak mo, nakanganga, makontento sa 50. Kaya niya magutom. Marapit mo!